Naalala niyo pa ba ang isa sa mga miyembro ng isang boy dance group sa ASAP na ngayon ay sira na? Nakasama si Oliver Aquino at Rayber Cruz, siya ay si John Wake Says. Ano pa man ang nangyari sa kanyang buhay na naging resulta ay ang pagkawala niya sa showbiz. At ang pagiging sikat niya, sa huli ay tinulungan niya ang kanyang sarili na muling bumangon at magsimula ng panibagong buhay. Siguro, ito ay makapagbibigay ng inspirasyon para sa marami at sa atin o di naman kaya ay makapanghusga tayo ng mabilisan. Ngunit dapat nating marinig muna ang kanyang kwento. Sa isang interview ng isang show sa ABS-CBN na Rated K, inamin ni John Wake Says na nasubukan na niyang gumamit ng iba't ibang uri ng pinagbabawal na gamot na halos lahat ng uri ng mga illegal na ito, habang paganda ang kanyang karera sa showbiz. Inamin niya na siya ay naging parte ng Philippine National Police na oplantokhang na sinagawa ni President Rodrigo Duterte para malabanan ng patuloy na pagdami ng pinagbabawal na gamot sa bansa. Ang kanyang kasikatan noon, siya ay bata pa, na may itsura at pera. Ano nga ba ang tunay na nangyari kung bakit niya nagawa ang mga bagay na ito? Si John Wake ay pinanganak noong May 9, 1989. Pinalaki siya ng kanyang lolo at lola habang ang kanyang pamilya ay naninirahan sa United States. Kilala siya bilang isang miyembro ng Star Magic, ngunit nahinto ang kanyang karera dahil sa ilang mga personal na problema. Si John Wake ay isang mabait at mapagmahal na po. Sa kanyang lola ay tinuturing niya din bilang isang tunay na ina. Nung magsimula siya sa kanyang showbiz career, binabayaran niya ang lahat ng medical expenses, dialysis at iba pang bagay na kinakailangan ng kanyang lola. Ngunit namatay ang kanyang lola, kung saan dito nagsimula na ang kanyang mga personal na problema. Si Oliver Aquino ang kanyang co-star at matalik na kaibigan, ay sinasabi na ang paghihiwalay ni John Wake at ang kasintaan nito ay nakadagdag pa sa kanyang personal na problema. Sa edad na 28 years old, nagkaroon na siya ng tatlong anak. Si John Wake ay malayo sa showbiz industry. Nagsimula siyang subukan ng iba't ibang trabaho para maibigay ang nararapat na buhay para sa kanyang pamilya. Siya ay naging cake delivery boy, computer internet cafe, attendant at iba pa. Noong nakarang taon, siya ang kaibigan ni Eric Sabino ay nakapagtamo ng pinsala matapos silang paputukan ng mga motorcycle riding men sa isang insidente na nangyari sa Pasig City. Ang insidente sa mga naging dahilan kung bakit gusto na niyang baguhin ang kanyang buhay. Abang iyon ang katapusan ng kanyang kaibigan na si Eric, namatay dahil sa mga pinsalang natamo na ito. Ang mga police officials ng Pasig City ay kinumpirma na siya at si Eric ay nasa watchlist ng droga. Matapos noon, ang kanyang mga anak ay pinisyang mabago kung saan ito ang tumatak sa kanyang naging sanhi ng kanyang pagpapasok na magbakasyon sa kanyang probinsya. Sinubukan niya ang mga self-rehab at naging maayos naman ito. Ang mga taong nagmamahal sa kanya, opisyal na dinala siya sa rehab institution, ngunit ang rehab center ang nagsabi na ang kanyang kaso ay hindi pa naman ganong kalala. At the man is just going through hardships. Nang tinanong siya ni Corina Sanchez kung siya ay malinis, sinagot niya na palagi siyang handa para sa test. Ngayon, inaayos na niya ang kanyang relasyon sa kanyang ina at sinasabing naminis na niya ang kanyang kapatid sa US. At kung mabibigyan siya ng pagkakataon, siya handa muling bumalik sa showbiz. Ang mga taong kagaya niya ay hindi kailangan ng awa kundi pag-iintindi. Hindi poot kundi pagmamahal. Hindi saradong pindok kundi pagkakataon. Habang nakumpirma na nasira niya ang kanyang buhay, masasabi na handa na siyang magbago. Sa lahat ng makita niya ang namatay ang kanyang kaibigan, nawala ang mga bagay na mayroon siya dati. At nakaraos na inarebilita na ang kanyang sarili.